What's up mga book? Welcome back sa channel ko, si Kokoy Lee, Tactical Practitioner. Salamat sa mga nagpanood sa last vlog ko, yung Tactical Survival and Arms Show. Ang topic natin ngayon ay, pwede ba mag-break in ng baril ng walang bala? Dahil sobrang busy ka, o kaya lockdown, hindi ka makapunta ng firing range. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and hit the notification button. At mag-comment na rin kayo para mag-work ang algorithm ng YouTube. Ayan, lapis. What? A pencil? Who does that? Tayo mga bok. Hindi lang si John yung gumamit na ito. Ang una rin gagawin ay punasan ng lumang langis at relube. Kasi alam natin lahat na dumating yan na may langis. Pero pang storage yan, langis na yan. So malamang tuyo na yan or hindi na bantay. Next natin gagawin ay ang lapis. What? A pencil? Who does that? Tayo mga bok, hindi lang si John yung gumamit na ito. Maganda to pang testing kung pud-pud na ba yung firing pin o kung may firing pin nga ba. Safety check, para ng magazine, at lagay ng lapis. Eh kaso itong lapis na ito, may kumagat sa dulo ng eraser. So, ballpen na muna tayo. Same deal. Lagay ng ganyan sa barrel. Sabay ikalabit. Pag tumansin ang ballpen, clean. Okay ang firing pin. Ganon din sa 1911. Alis magazine. Kasa. Lagay ang ballpen sa barrel. Kalabit. Yan. Pag gumalaw yung ballpen, ibig sabihin may firing pin din. Ox na ox. Ang next, magazine. Alam nyo ba na 80% or lagpas ng malfunction ng baril ay galing sa magazine? Paano ito i-break in ng walang bala? Ganito lang. Lagay sa baril ng ganyan. Itulak nyo. Ito ba? Simulan ito. Tulak nyo ng bababa yan. Sabay. Kasa, 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 kasa. Hanggang magasgas. Pumapalish yung banda dito na portion ng follower. Ang next, dry firing. Dry firing ng dry firing ng madami para mag-web ng pusa yung baril. Ang sabi nila, kailangan mo raw i-break in yung baril mo at least 500 rounds para kumilis yung release ng lower receiver at ng slide. Malamang totoo yan pero hindi mo naman kailangan bumutok forcefully nang hindi ka nag-i-enjoy. Ikasawala na ikasadyan ng ganyan. Pusang kikinis yan. Mawawala yung rebaba, yung squeaking sound, o yung ik-ik, yung tulog ng bagong baril. At itong pangatlong to ay aking sikreto. Ito ang pang-breaking ng trigger. Hindi lang pang bagong baril to, kundi sa mga bagong kabit na trigger. Minsan, ayaw mag-reset or mag-back to original or bumalik yung trigger. Nag-hang. Ganto ginawa ko. Kasasabay sa bit para mag-disengage ang mekanismo. Follow through. Dali pa rearward yung trigger. Yan ang follow through. Reset. Yung tabag na yan, yun ang reset. Repeat. Kasa ulit. Follow through, reset, repeat, out, ulit, ayan tulog yan. Close up. Kasa kalabit, para mag-disengage mekanismo. Follow through, dalin rearward, yung trigger. Reset, repeat, kasa kalabit. Follow through, reset, repeat. Bilis natin. Ganyan ang ganyan yan. Pusa na mag-reset. Maganda to pang break in ng trigger at ng trigger finger mo. Muscle memory kumbaga. Minimemorize mo yung distance ng follow through at ng reset.
Congratulations at naabot niyo na naman yung dulo nating video. Don't forget to subscribe. God is good. Salamat.